Hi. Hello. Would you turn around and say hello? Hello. It is a good thing to be in the house of the Lord. Amen. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Great is the Lord and greatly to be praised. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Talagay po kayo ay hi dahil sa dalawang Sunday na Super Sunday natin ginatawag. And we had a wonderful time with Pastor John over last Sunday. And so today, we are back sa tinatawag kong nitty-gritty of discipleship. Iniwanan po natin itong part 1 ng Romans 3 weeks ago. Babalikan po natin siya ngayon sa tinatawag na part 2. And so, turn with me in Romans chapter 1. Unghaya po natin ang salita ng Panginoon sa Romans chapter 1. Again, in verse 16 to 17, and ito po ang sinabi, lagay ko nasa inyong bulletin, for I am not ashamed of the gospel. Di po ako nahihiya sa mabuting balita, because it is the power of God that brings salvation. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan to everyone who believes, sa lahat ng naniniwala, first to the Jew, and then to the Gentile, unang-una sa lahat para sa mga Hudyo at para din sa iyo at saka sa akin na tinatawag na mga hindi. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Sa mabuting balita daw sa Ebanghelyo ay pinahahayag ang katuwiran ng Diyos, a righteousness that is by faith. Ang katuwiran ito ay nakakamtan at tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya from first to last, sa una hanggang sa huli, just as it is written, sapagkat nasusulat, the righteous will live by faith. Ang matuwid ay mamumuhay ng ayon sa kanyang pananampalataya. May the Lord add more blessing upon the reading of His word. Noong nakaraang unang bahagi po ng ating mensahe, righteousness for you. Bakit po pinangalanan po siya na katuwiran para sa iyo? Sapagkat ang righteousness na pinag-uusapan natin, pag-uusapan pa rin natin ngayong araw na ito, ay kaloob ng Diyos. Pagka sinabing kaloob, di mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng pagsikapan, hindi mo pwedeng pagtiyagaan, hindi mo pwedeng sa pamamagitan ng iyong pagiging mabuti ay makakamtan mo ito. No. Ito po ay libre, ito po ay kaloob, ito po ay hindi ginagawa, ito po ay tinatanggap. Amen? And so, tapos po tayo sa unang bahagi. Sa unang bahagi po ay pinahayag natin na napaka-urgent. There is urgency in receiving righteousness. Dalawa po ang dahilan kung bakit urgent siya. Number one, dahil sa pangangalit ng Diyos, the indignation of God. Ang Diyos galit sa lahat ng taong walang ugnayan sa Kanya. Maaaring kilala mo si Jesus, maaaring matagal mo nang naririnig ang pangalan ngayon, maaaring kinikilala mo siya bilang anak ng Diyos. Ngunit, kapatid, ang sinasabi ko po sa iyo ngayong umagang ito, kung wala kang relationship sa Kanya, ang pangangalit ng Diyos ay nasa iyo. Okay? How many of you gusto mong magkaroon ng relationship na walang inikan? Hello? Pwede pa yung relationship na hindi tayo mag-uusap? Hello? Okay? When was the last time na kinausap mo ang Diyos? Yun ang ibig ko sabihin. Maliban na magkaroon ka ng intimacy with God, maliban na si Lord ay maging kaibigan mo, hindi mo siya angkin. Hindi ka rin niya angkin. Hindi mo siya tanggap, hindi ka rin niya tanggap. Hello? Matatanggap ka lamang niya at matatanggap mo siya kung tatanggapin mo ang kanyang kaloob na tinatawag natin righteousness. Now, righteousness is being right with God. Ibig sabihin, wala kami right ako sa Panginoon. Tanggap niya ako. Kaya nga, napakabili nung t-shirt ni John na gan. Tanggap ka ng Diyos kahit ganyan ka. Amen?
So napaka-urgent, napaka-urgent. Bakit napaka-urgent? Ngayon ko agad kinakailangan mong tanggapin ng Panginoon. Magkaroon ka ng personal na relationship sa Kanya. Bakit? Kasi doon lamang na panahon na tinanggap mo siya at nagkaroon kayo ng relationship, mapuputol ang wrath of God na sumusunod sa iyo. Amen. Now, pangalawa po sa binanggit na sa dahilan kung bakit may pangangalit ang Diyos ay dahil sa kabaluktutan ng tao. Nakakita ka na ba ng ideal man? Siguro ang mangingibig mo sa yung ideal man na ito. Kaya lang, ang pinaka-ideal man na tao sa mundo, baluktot pa rin. Amen? Hello? Amen. Bakit? Tayo ay ipinanganak na baluktot. Siguro hindi sa katawan, sa isip, baluktot. Baluktot ang pananaw, baluktot ang ugali, baluktot ang pangarap, baluktot. Baluktot tayo lahat, simula sa nagsasalita sa inyo ngayon hanggang sa kahuli-hulang bagay ng iglesia. Baluktot. Amen. Kaya kailangan namin ang pagtutuwid ng Panginoon. Amen. Tumutuwid lang ang tao kung nagkakaroon siya ng personal ugnayan sa Panginoon. Sapagkat bibihisan ka ng Diyos, hindi ng katuwiran mo, kundi ng katuwiran niya. Katunayan, pag tinanggap mo si Jesus, hindi na ikaw ang nakikita ng Panginoon. Ang nakikita ng Panginoon sa katawan mo ay ang ating Panginoong Jesus. Because the righteousness that you have is never your own. The righteousness that you are going to receive is His righteousness. Hallelujah. Okay? So yun yung unang bahagi. Pangalawang bahagi ay sinabi natin na itong righteousness na ito mayroong agency. Para makamtan mo siya, kailangan tumaan ka sa agency. Hindi ka makakarating sa hukong kung hindi ka tumaan sa agency. Yes. Amen? And so meron pong tatlong bagay na dapat na maranasan mo para makamtan mo itong righteousness na ito. Number one, yung tinatawag natin sola fide. By faith alone. Amen? Amen? Say the word with me again. Sola fide. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Sola means alone. Faith alone. It is not by words. Kapatid, huwag kang trying hard. Hindi ka maliligtas sa pag-uuli sa church. Hello? Hindi ka maliligtas sa pag-attend ng service. Ang tagal na natin ginagawa yan sa dati pa nating pananampalataya. Pakaramdam natin noon, masalungan lang tayo ng katedral, okay na. Ay, lalong-lalo na pagka nakapag-communion na, kinain mo ang Diyos. Hello? You understand? Hindi po yun. Hindi po yun. Ang kasalanan, ang kaligtasan na ino-offer sa iyo ng Panginoon is received by faith. Anong ibig sabihin ng receiving it by faith? Pagtitiwala. Alam mo na isa lang ang taong namatay para sa iyo. Isa lang ang nagbuwis ng kanyang buhay para sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan. At ang kanyang pangalan ay si Kristo Jesus. Amen. Faith is believing that God died for my sin. And therefore, I am righteous because of what He did. Hello? Okay? It is sounds so simple, but it is true. Hindi mo na kailangan mag-rosaryo para maligtas. Hindi mo na kayo sila mag-anta na para mapalapit ka sa Panginoon. No! It is all by faith. Amen. In the finished work of Jesus on Calvary. Ginawa na niya ang lahat para makarating ka ngayong umaga nito. Amen. Ginawa na niya ang lahat para marinig mo ang mensahe niya. Ginawa, nothing, wala kang ginawa. Nagsabi ka lang, yes Lord. Yun lang ang participation mo. You receive eternal life. Why? Amen. Because of the gift of righteousness. Amen. Thank you, Lord. Sola fide. Pangalawa, sola gratia. Okay? Ang grace po sa Latin ay gratia. Hindi S-G-A-R-A-T-I-A. Kaya hindi gratia, gratia. Amen? Ay, may pagpapalakay ka ng katulapas. Sabi mo, may tatlo ang natutunan nyo. Sola fide, sola gratia. Ano ibig sabihin ng sola gratia? By grace alone. Ikaw ay iniligtas, ikaw ay nagkaroon ng katuwiran dahil sa biyaya ng Diyos. Pagka sinabing biyaya, libre.
Kanya lang, minsan kahit libre na, ang hirap tanggapin. Hello? Lanyo, sa airport ministry namin, namimigay ako ng libreng SIM card. Tatanungin ko pa, bakit libre? Nakakainis. Bakit libre? Masama pa ang loob na magtatanong. Bakit walang bayad? Ayun, sabi ng isa sa akin, ano ang catch? Paano bang manggagancho ako? Okay? Hallelujah! No, yung nagiging kami ng polo pa, you know? You know, alam niyo kung ano yung polo pa? Pagbigay mo na yung polo pa, ngingiti, pero bakit libre? Hindi sila makapaniwala na there is still something free today. Kapatid, ganun din ang kaligtasan. Minsan hindi ka panipaniwala, it is libre. The only thing that you need to do is receive it. Yung isa gutom na, pero ayaw niyang tanggapin. Kasi alam niya, sabi niya, may catch yan eh. Uy, nasabihin mo niya doon sa kanyang mga kaibigan, huwag kayong tatanggap yan. Ay, may kapalit lagi yan. Hallelujah. Same thing with salvation, it is free. You have to trust in the one who is giving it. You have to receive it. It is free. Third, Sulos Christus. In Christ alone. Amen. There is no other name. Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit at lupa na ipinagkalog sa iyo upang ikaw ay maligtas. The name of Jesus Christ. Amen. It is only the name of Jesus Christ. Siya ang susi mo. Siya ang tiget mo. Amen. Sabi siya lang ang nakapagsabi, I am the way, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa langit, walang sino man ang makapupunta sa Diyos Ama, maliban sa amin. Na dumaan siya sa amin. Except through me, sabi ng Panginoon. Amen. And so, hang on to this three. If you have this right combination, sola fide, sola gracia, sulos Christos. Kapatid, huwag kang aalis ngayong araw na ito na hindi mo natatanggap ang katuwiran. Amen. Yes, Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Nasa second part na po tayo, akala niyo, ha? Hindi pa ako nag-second part. Ngayon pa ako nagsisimula. Noong 1909, during the Antarctic summer, mayroong isang explorer, pangalan niya ay si Ernest Shackleton. Siya ay English. At, mayroon siyang tatlong kasama. They went to the South Pole. Ang goal nila, marating nila yung sentro ng South Pole. They set up with all yung mga pangangailangan nila. May dala silang apat na ponies or kabayo. At doon nila niload ang kanilang mga provision for many, many weeks. Kaya lang, few weeks later, namatay yung kabayo, lahat ng rations are naubos na. Na underestimate nila, hindi nila narating yung South Pole talaga. And so, masama ang loob nila, they turned back towards their base. Alam nila na pag hindi sila nagbalik kaagad, mamamatay sila. And so, their goal not accomplished altogether, they were walking for 127 days in the middle of nowhere in nothing but ice, a desert of ice. And so, on the return journey, sabi ni Shackleton, the only way na mag-survive kami, at ito ay sinulat niya sa kanyang diary, naging aklat yun, naging bestseller, The Heart of the Antarctic. Sabi niya, while coming back, the time was spent talking about food. Wala na kami pinag-usapan kung anong kakainin namin pagbalik. Elaborate feast, gourmet delight, sumptuous menus. As they staggered along, suffering from frostbite and dysentery, not knowing whether they would survive or even make it, every waking hour was occupied with thoughts of eating. Alam niyo, si Jesus din sabi niya sa kanyang mga salita, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Alam niyo ngayong umaga ito, nais ko na
magkaroon ka ng hunger for righteousness. Magkaroon ka ng thirst for righteousness. Dahil may pangako sa iyo, Panginoon. If you are going to hunger na ikaw ay maging matuwid sa harap ng Diyos, lalo-lalo na sa second phase. Yung first phase, madali eh, tatanggapin mo lang eh. Amen? Yung second phase, it's a little bit, yung second phase is, makikita nyo ngayon. Gusto ko na magkaroon ka ng hunger at magkaroon ka ng thirst for righteousness sapagkat may pangako ang Diyos para sa iyo. You are going to be healed. Amen? Kung nagnanais ka, nagnanasa ka na ikaw ay lumakad na matuwid sa harap ng Diyos, tutugunin ng Panginoon ang pagnanasa niyo. Yun ang pangako niya. You are going to be filled with righteousness. Amen? Amen. Let us hold on to that thought as a prayer this morning. May dalawang bahagi po ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Ang una-una po, let's talk about the opportunity of righteousness. Itong righteousness na ito ay para sa mga Gentiles. Ang Gentile po ay araw-araw ito yung nakikita mukha mo. Mong mukha sa salamin. Pag nananalamin ka, yan ang Gentile. Ikaw na. Ang ibig sabihin po, foreigner. If you are not a Jew, you are a Gentile. Basahin po natin ang nakasalagay dyan sa inyong bulletin. What then shall we say? Wow! Ano ang masasabi natin? Na ang mga Hintil, that the Gentiles, who did not pursue righteousness, hindi sila nag-sumikap na maging matuwid. Natanggap naman nila ang katuwiran. A righteousness that is by faith. But the people of Israel, na nagtiyaga sa batas as a way of righteousness, have not attained their goal. Now, there are two things na makikita ninyo dito. Ang mga Gentile daw na hindi nagpursige na maging matuwid ay naabot nila yung righteousness sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Samantalang ang Hudyo, talagang nagsusumikap sila na maging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi nila naabot ang katuwiran. Katunayan, sinasabi ko sa inyo, mas mainam ka pa kaysa sa Hudyo. Ligtas ka na. Sila, inaantay pa nila ang kanilang tagapagligtas. Hello? Amen. Can you imagine that? Today, the Jews, the chosen people of God, are still waiting for their salvation. Inaantay pa rin nila ang Messiah na darating. Bakit? Because they disregard, hindi nila pinaniwalaan, hindi nila tinanggap, they did not receive the Son of God and His name is Amen. Jesus Christ. Isn't it? Do you feel good na okay ka? Amen. Okay? Do you feel good na mas may opportunity ka kesa sa Hudyo? Amen. Why? Because we receive it by faith. Hello? Amen. Hallelujah. No one, sabi po na isang manunulat, si Curtis Hodgson. Sabi niya, no one will ever go to hell who has put his trust in Jesus Christ. But many will end up in torment who have trusted in their own righteousness and reformation. Amen. Alam niyo po, ang balita-balita na, ayaw ko kung nabalitaan mo, patay na si Billy Graham. Amen. Billy Graham was dead at 99 years old. Kinanganak siya noong 1918, namatay siya noong 2018. He lived a long life. Pangako ng Diyos sa mga nagtatapat sa kanya ay makabang buhay. Tinan niyo si Billy Graham, 99. Alam niyo ba na si Billy Graham has preached to more than 200 nations, conducted more than almost 500 international crusades. The number of people that received the Lord as Lord and Savior of their lives, sabi nung isang estimate, more than 500 million. Wow! He was able to preach to 500 million people. Nobody in history has ever done what Billy Graham did. And you know what? He has a simple message. Ang message niya, Jesus is the only way. Amen.
Amen. Amen. Yes, Lord. Akalain mo yun? Wow! Namatay si Billy Graham hanggang sa kanyang hukahuli-huli ang sandali, hindi nagbago ang kanyang mensahe. And he has given opportunity to millions and millions of people to receive Christ as their Lord and Savior. Amen. Napakarami pong nagtetestify ngayon, even the presidents. Sabi ni George Bush, Billy Graham has helped me quit smoking and drinking. Hallelujah. Even the other presidents would say na naging mentor nila, naging advisor nila, si Billy Graham. He has been advisor to millions as well. And the Lord has used him as a conduit of that message. The message that Billy Graham is sharing is the same message that we share today. It is simple, and yet it is profound, and it is also true, even if it is too good to be true. Totoo ka? Ako ay maliligtas sa tiyak na kamatayan at pagkakahiwalay sa Diyos. Sa isang napakasimpleng bagay lang na aking gagawin, tatanggapin ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Magtitiwala lang ako sa Kanya. I am going to be given eternal life. I am going to tell you ngayong umaga, kapatid, there is no other way. Hallelujah. The same message is still the same today. Jesus is the way, the truth, and the life. There is no other. Alam nyo, mayroong isang village sa Europe, and hindi ko alam kung saan ito. Ang village, ang pangalan ng village ay Basotolan. Kaya may mga tourist na napansin nila ang mga sa isang chicken farm. Nagtaka sila bakit yung mga chicken mayroong red ribbon sa likod, nakadali sa dalawang pakpak. Red ribbon. So yung dalawang pakpak pinalian ng laso na red ribbon sa likod. Pulang-pula pa. So hindi nakatiis yung isang tourist, tinanong ang isang villager, bakit yung nilalagyan ng red ribbon ang mga chicken? kamanga-manga ang paliwanag niya. Sabi ng villager, sabi niya, the people exclaim, they protect the chicken from many vicious hawks and eagles. Otherwise, without that, they will attack them. So, yung mga hawk pala, pagka walang silang nakitang ribbon, atakihin na. Sabi niya, how is that true? Sabi niya, because the hawk and the eagle is afraid of the color red. Sabi niya, the green color will not do. Ayan, pagka nilagyan mo ng green na ano yan, hindi atakihin pala siya. Neither blue nor green or any other color would provide the needed immunity from attack. You know what? Kailangan mo rin ng blue up red green. Amen. And you know what? Para bang tayo rin ay may red ribbon. It is the red ribbon of the blood of Jesus Christ. Amen. That is your great opportunity. Naalala ko, in the Old Testament, the angel of death, pag nakita niya yung blood doon sa doorpost ng pamamahay ng isang Hudyo. Kasi sabi ng Panginoon, lagyan niyo ng dugo yung pintuan. Sapagkat pag nakita ng angel of death ang dugo yun, that angel is going to pass over your house. Kaya mayroon po tayong tinatawag na Passover Feast. At sa ating panahon ngayon, yun po ang tinatawag nating communion. Yun ay that, the Eucharist. Bakit? Pag nakita ng angel of death, ng anghel ng kamatayan yung dugong yun, it is a symbol for the coming of the Lord Jesus Christ. Na pag ang dugo niya ay inialay niya sa cross ng Calvario 2,000 years ago, isang bagay lang ang gagawin mo, kapatid. You have to put your trust in what Jesus did. Sola fide, sola gracia. Sa pamamagitan ng dugong yun, wala ka ng kamatayan. Anong ibig mong sabihin, Pastor, hindi na ako mamamatay? Mamamatay ka pa rin physically.
Pero yung kamatayan, mas katakutan mo dapat ay yung mahiwalay ka sa presensya ng Diyos. Yan ang eternal death na kinatawag. Eternal banishment. Ah, huwag mong katakutan ang physical na kamatayan. Meron pang susunod. There is life after death. Amen. How many of you believe that there is life after death? Amen. And there are two places to go. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga artista kahit namatay sa drug, sa droga. Lagi nila sinasabi, nasa heaven na si Whitney Houston. Hallelujah. Kapatid, maliban na magkaroon ka ng personal na relationship sa Panginoon, saan ka pupulutin? The opportunity is yours today. Hallelujah. Maging katulad daw tayo ng mga hintil na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi natin pinupursue ang righteousness by works or by the law, but righteousness by faith. Amen. Hallelujah. Noong bata pa si Leonardo da Vinci, and Leonardo da Vinci is a genius in many things. And one of the genius of Leonardo da Vinci is he was a good painter too. And he was the student of siya ay estudyante ng isang na magaling din na sculpture. And minsan the Duke Ludovico of Milan asked him to paint the dramatic scene of the Last Supper with his disciples. Alam niyo yung Last Supper na lagi nung nilalagay sa dining room. Okay. Para daw lagi may ulam. Hallelujah. The original of that one was painted by Leonardo da Vinci. And you know what? Yung Duke or the Duke of Milan asked him to paint that dramatic scene. Nung matapos niya yun, dahil ito nga ay masterpiece, he finished it in 3 years. Can you imagine a painting that would be done in 3 years? Nung matapos na niya yun, tinawag niya ang kanyang isang kaibigan upang maging kritiko ng kanyang ginawa. At sinabi niya, observe it and give me your opinion. And so, sabi nung kanyang kaibigan, it is wonderful, Leonardo, exclaimed the friend. The cup is so real, I cannot divert my eyes from the cup. Hindi niyo maramasin nun sa Last Supper, hawak-hawak ni Jesus yung cup. Okay? Ang napansin nung kaibigan, yung cup. Akalain mo kung anong ginawa ni Leonardo da Vinci? He took a brush and drew an X on the cup. Isa lang ang ibig sabihin nun. Uulitin na naman niya yung painting. Okay. Pwede mo bang ibigay yun sa Duke ng Milan na merong X yung cup? He wasted 3 years. Kanya lang ganito ang sinabi niya. Nothing should detract from the figure of Christ. Kung ang napapansin ng tao ay yung cup, then the painting is in vain. The central figure of that painting must be Jesus Christ. Amen. Yes, in the same way that the central figure in your life must be the Lord Jesus Christ. Amen. Sino kaya ang nakikita ng Diablo pagka tumitingin siya sa iyo? Alam niyo? Pagka si Jesus ay nasa iyo, dapat ang Diablo takot sa iyo. Hello? Yes. Pero balita na nangyayari ngayon, takot tayo sa Diablo. Pero dapat takot siya sa iyo. Bakit? Ang nakikita niya ay si Jesus na nasa iyo. Amen? Kaya sino kaya ang nakikita ng Diablo pag tumitingin siya sa iyo? Amen? And so, here is the opportunity for us Gentiles that we should pursue righteousness by faith. And not only for us, para din sa Israel. I do not want you to be ignorant of this mystery, sabi niya. Brothers and sisters, so that you may not be conceited. Sabi niya, huwag kayong magmalaki. Israel are the chosen people of God. Israel has received a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. I want you to notice that.
ang Israel daw ay nakakaranas ng hardening in part. Matigas ang puso. Hanggang ngayon, hindi nila tanggap si Jesus. Kanya lang sabi niya, pag dumating na raw ang fullness ng bilang ng mga hinte, uy, binibilang pala tayo ng Panginoon. Pagka narating na natin yung certain point of membership ng body of Christ, sabi niya dito, until the full number of Gentiles has come in, and in this way, all Israel will be saved. Amen. Ang plano ng Diyos sa Israel ay nandyan pa rin. No wonder that that tiny, tiny nation in the Middle East, kahit napakarami ng nag-aagaw, can you imagine? Bakit interesado ang mga Arab kingdoms? Jordan is interested in Israel, Palestine, the Palestinian organization, interested in Israel, Saudi Arabia, and all the Arab world are against Israel, even Iran and Iraq. Napakaliit ng Israel. Malaki pa yata ang Hong Kong. You understand? Yes. And yet, everybody wants Israel. Napakarami ng pagkakataon, they want to wipe Israel out of the map. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin ang Israel. Nawala na ang Assyrian Empire, andyan pa rin ang Israel. Nawala na ang Babylon, andyan pa rin ang Israel. Namatay na lang si Hitler, andyan pa rin ang Israel. Amen. You understand? You know why? God has His eyes on Israel. Amen. It is the apple of His eyes. Amen, you understand? At ang ating Panginoon, galit sa Israel, siya ay Hudyo. Amen. Amen? And so, meron tayong napakalaking opportunity. Napakalaking opportunity na malaman natin na katulad ng mga Hudyo, tayo ay pinili ng Diyos. And so, let us strive and let us not miss this opportunity. Sabi na sa high school pa, sa Texas. Isang araw, nung umuwi siya, nagtaka siya na lahat ng kanyang mga trophy ay itinapon ng kanyang asawa sa garbage para lang magkaroon ng room for new ones in the trophy case. It made me realize, sabi niya, that all our human accomplishments are really nothing but trash. O, napakarami natin pinagtutuunan ng pansin ngayon. Nandito ka dahil may pangarap ka. I got that, my friend. Go ahead. Sabi ng Panginoon, occupy till I come. And yet, darating ang panahon, lahat ng ating pinagpapagulan is going to be good. Iiwanan natin lahat yan. Kaya ngayon pa lang, i-enjoy mo na. Hello? Okay? Sinasabi ko sa inyo, ipon kayo. Kaya lang, pagdating nyo na makaipon ka na, i-enjoy mo naman. Baka hindi mo na ma-enjoy. Paano ka nabating sa Lord mamaya? Hello? You understand? Hallelujah. I don't know. Ngayon sa Pilipinas, pagkagagraduate ang mga bata sa elementary, ang daming medalya. Best in cooking. Best in recess. Lahat na yata ng best meron. And I don't know. Fast forward 20 years later. Eh, halimbawa, ikaw yun. Uuwi ka ba sa Pilipinas at kakapain mo pa yung mga medalyang yun? Rubbish. Amen. You understand? Even everything that we are working for is going to be in vain if it is not done for the glory of Christ. Amen. Sabi nga ng isang manunulat, only what is done for Christ will last. Amen. Ang ginagawa lang daw namin para sa Panginoon ang magtatagal. Say goodbye to your house na takal mong pinag-ipunan. Hallelujah. Alam nyo, yung bahay ko, lagi ko na sinasabi ito sa inyo, yung bahay namin ni Sister Jamar sa Pilipinas, wala pang 45 days akong tumira doon. Yes. At kada aalis na ako, sabi ko, bye mo, bye mo. Hallelujah. Okay.
Iiwanan po siya. Now here is the opportunity that God is giving you. In my Father's house are many mansions. Amen. I am going there to prepare one for you. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Lord. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, so that wherever I am, there you may be also. Amen. Yes, Kapatid, don't get me wrong. If you have the opportunity, hala, bumili ng bahay. Magpagawa. Mag-asawa. Kapatid pala akong bago. Hallelujah. Kaya alam, pag tumating na ang Panginoon, say bye-bye. Kaya huwag kang attached sa mga magibagay. Amen. Praise the Lord. My friends, this brings us to the last but not the least, the practicality. Ngayon na natanggap mo na ang God's righteousness, what next? Yun ang tanong. Ngayon na tinanggap mo na ang katuwiran na galing sa Panginoon, ligtas ka na, you have been justified. Now, this word justified has something to do with righteousness. Ang ibig sabihin po ng justified, pinawalang sala ka na at matuwid ka na sa harap ng Diyos. Tama yung t-shirt na sinasabi, nakalagay sa t-shirt, mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. Amen. Amen? Amen. So magkaroon ka ng assurance, kapatid, you have eternal life in you. And mind you, eternal life doesn't start when you are dead. No, eternal life starts when you receive the Lord as Lord and Savior of your life. Amen? Do you believe you have eternal life? Amen! Do you believe you are living it now? Yes, Lord. Oh my God. Yes, Lord. It's good to be true, but it is both good and true. Amen. 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 Now here is where you need to practice your righteousness. Alam niyo sa America daw ngayon, magpupunta ka sa isang average home at pupuntahan mo yung kanilang wardrobe or whatever, yung kanilang cabinet. Meron kang makikita ng isang box ng Nike shoes. And still brand new. Hindi pa na ilalabas sa kanyang box. And yet, there 80% of the homes in America has one Nike shoes or whatever running shoes. Why do they buy this? Because they want to run. Amen. Why do they want to run? Because they want to reduce. They want to be physically fit. Yes. At yan lang, pagpupunta ka daw sa America, 80% of those shoes are never worn. It is just good for display. Araw-araw, pagpupuha na magpapalit na sa magbibihis na yung may-ari, kakapain niya yung sapatos. And iiling lang siya. Hindi na naman ako nakatakbo ngayon. Again? Naalala ko si Christine nung nakaraang Sunday. May ini-interview ng bodybuilder. Panayang ganun niya. Okay? Ngayon, tinanong niya ng isang reporter, would you mind telling me what are those muscles for? Tinignan lang siya noong bodybuilder. Panayang ganun. Would you mind telling me what are those muscles for? Would you mind telling me why are you going to Bible college? Hallelujah. I know, I feel so good last Sunday. I felt so good last Sunday because I did not expect that one of my students, member ni Pastor Nes, sana member natin, but member ni Pastor Nes, bumisita sa akin. At ang pangalan niya si Rhonda, one of my A student, many years ago, few years ago. And para lang sabihin niya sa akin, Pastor, papasalamat ako, teacher kita, pastor na ako ngayon ng isang church sa Pilipinas. Amen. Praise God. Pastor na siya ng isang Foursquare Church. And nagkwentuhan kami. Pinakita niyo yung mga pictures sa akin. And I was so
I was so encouraged na sabi ko, wow, nagkabunga na naman ang aking ministry. And so, sa tuwa ko, meron akong Bible na chinari na hindi ko pa nagagamit kahit minsan. Binigay ko sa kanya. Okay? And after na nakausap ko siya, may isa na naman dumating. Si Gabina Pogdalen. And si Gabina Pogdalen, hindi nag-aaral sa Bible College, but one of the faithful members of the church, meron na rin siyang, ano ngayon, meron na siyang outreach somewhere in Baguio City. And full-time na siya na gumagawa doon. And I was so pleased. Hindi ko alam, sometimes the Lord sends people to encourage us. And of course, alam natin na si Sister Aileen Montero is also 4 or 5 years na siyang pastor sa isang church sa Pilipinas. And then comes Rene Lucier 2 weeks ago. Di ba alis-alis sa isip ko na 12 sa kanyang members sa church niya dito sa Hong Kong sa Lighthouse. Umuwi sa Pilipinas, nagtayo ng church simula Aparig hanggang Hulog hanggang North Cotabato. Amen! Puro mga babae! Hello? Hallelujah! These are, ito yung sinasabi na, your righteousness should produce something. Amen. Hello? Hindi naman ibig sabihin, kapatid, na uuwi ka sa Pilipinas, magpapastol ka. No, hindi yun. Hindi yun. Isa lang yun sa mga bagay. Amen? But that is an outstanding thing. Kailangan na mag-produce ang iyong righteousness. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, na hindi nga tayo naliligtas. Make no mistake. We are not saved by good works. We are saved by grace through faith. Amen. Right? Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo. Kanya lang, pag tinanggap mo na yon, ang ebidensya. Amen. Sabi nga ng mga Bisaya. Ang ebidensya. Okay? The evidence of that righteousness is good works. Amen. Yes, Lord. Hello? Amen. So, nasaan ang ebidensya? Okay? Dahil sa kapanahon, maghahanap ang Panginoon, nasaan na ang tinanggap mo sa amin? Nasaan na? Ginamit mo ba? O ito yung bodybuilder na panay ang ganun mo? Hallelujah. There are 3 things, na naman, na you can practice righteousness. Number one, there must be a yielding. Alam niyo yung yielding. The another word for yielding is submission. Another word for submission is surrender. Okay? Nasubukan mo namang mag-surrender? Ah, tingnan po natin. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Now here, ito po, kung makikita nyo, chapter 12 na. Matapos niyang sabihin na you receive your righteousness by faith. May gagawin ka pa rin. The evidence of righteousness is found in constant yielding, constant submission, constant learning. Ito po ay progressive. Okay? Progressive. Ialay nyo raw inyong mga katawan na buhay na alay. Now, I have to forewarn you, to be a living sacrifice is painful. Okay? Mabuti yung mga animals na na iniaalay nung unang parang pinapatay muna bago sinusunog. Eh ito buhay. Buhay na alay. Okay? Buhay na alay. Holy and pleasing. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. Is good and pleasing and perfect will. Alam nyo,
Hindi po tayo nag-graduate dito. Araw-araw po, we are faced with many decisions in life. Are we willing to yield to God's will, or are we going to do our own will? Amen? Ikaw po lagi naninili eh. Susundin mo ba ang kalooban ng Diyos, or kalooban mo? Amen? And sana kapatid, we always choose what God wills for us. At kaya lang, bago mo raw malalaman, matitest at ma-approve kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang maayos, good, kalugod-lugod, pleasing, at saka ganap, perfect na kalooban ng Diyos, kailangan muna ng yielding, offering my body as a sacrifice, not conforming to the pattern of the world, but transforming by renewing my mind. Amen? So, this is where the hard work starts. Amen? Kaya lang kapatid, uulitin ko ulit, you are not doing this to be saved. Ligtas ka na. Amen? Tanggap ka na ng Diyos. Gusto lang niya na mamuhay ka ng ayon sa kalooban niya. At saka binigyan ka na rin niya ng kakayahan upang masunod mo ang kalooban ng Diyos. Maliwanag? Amen. Kaya, kailangan natin ng discipleship. Kailangan mong umattend ng cell group. Bakit kailangan mo din ng cell group, Pastor? Kasi may mas mga may karanasan sa iyo kaysa sa iyo, may mas mature kaysa sa iyo, makapagtuturo sa iyo kung paano lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. You understand? Kaya kung narito ka, wala ka pang cell group, mag-cell group ka kapatid. Okay? Hallelujah. Why? Because we teach each other. We sharpen each other. We commend each other. Doon nagkakaroon yung learning curve na tinatawag. Somebody is going to encourage you. Somebody is going to teach you. Somebody is going to rebuke you. Amen? And we all need to submit to that. Hello? Andito ka pa ba? Okay. Sinicheck ko lang. Noong summer daw ng 1986, may dalawang barko sa Black Sea malapit sa Russia. They are both a Russian ship. Hundreds of passengers died because both of the ship collided. Kaya mo, nagbanggaan dalawang malalaking barko sa isang napakagandang panahon. Wala namang ulan, wala namang ulap. There's not even a thick fog. Na-discover nila nung nag-investigate na hindi siya technology problem, hindi rin siya radar malfunction. And hindi ka paniwala na nagbanggaan itong dalawang barkong ito. Alam niyo kung ano ang cause? Human stubbornness. Bakit human stubbornness? Ang kapitan ng bawat barko, aware sila na may masasalubong silang barko. Kaya lang nag-iintayan sila kung sino ang iiwas una. Saka kaiintay nila, okay, both could have steered clear, but according to the news reports, neither captain wanted to give way to the other. Each was too proud to yield first. By the time they came to their senses, it was too late. Kapatid, buhay po natin, barko ng Diyos, bangka mo. Babanggay mo ba ang barko ng Diyos? Hello? I tell you, ganyan po ang ating binabangga. And many times in our, kaya nga napakahirap mag-mature ng isang tao na may malaking tiwala sa sarili, malaking tiwala sa mga pinagpaguran, sa mga na-attain. Mga kapatid, the righteousness of God in our lives is in vain if we are not going to walk and follow the will of God
And merong isang businessman, he was known for ruthlessness. Sinabi niya sa kanyang pastor, "Pastor, pupunta ako sa Holy Land. I will climb Mount Sinai. Akitin ko ang Mount Sinai. Babasahin ko ng palakas ang Ten Commandments doon sa itoktok ng Mount Sinai. Ilang pilgrimage ko sa Panginoon," sabi niya. Sabi ng pastor, "Huwag ka nang mag-aksaya ng pera. I have a better idea. Read the Ten Commandments on Sunday and practice it here." Amen. Hello? Amen. Ilan sa inyo gusto mag-baptize doon sa Jerusalem, sa Jordan River? Kapatid, it doesn't do you any good to be baptized in the Jordan River. Pang Facebook lang yun. But it doesn't amount to anything. You understand? Hallelujah. I have a better idea. Pabaptize ka sa akin dun sa pool. Tutubo kita ng ilang beses kung gusto mo. Kakapipid ka pa. Ano? Pangalawa, paano po pinapractice ang righteousness? Your righteousness is practiced in your gifts. Okay? Tanungin mo nga ang katabi mo, alam mo ba kung ano ang gift mo? Okay? By the way, tayo po ay magkalinawan, ang pangungutang ko ay hindi gift. May mga tao, doon lang sila magaling yan. Pangungutang. Hindi po gift yan. Yan ay curse. Hello? You understand? Now, ano sabi ni Apostle Pablo? We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Lahat po tayo may gifts. Amen. Whether you know it or not, whether you believe it or not, you have a gift. In fact, kahit na hindi ka pa naligtas or hindi mo pa tinanggap si Jesus, mayroon ka ng gift eh. Kanya lang, mas lalo siya nai-enhance at mas lalo siya nagkakaroon ng meaning pagka ikaw ay pinanggap mo na ang Panginoon as Lord and Savior of your life. Noong concert ni Jonabel, meron pong isang lalaki dito na nagkakakabog. Yes? Ang pangalan po niya ay si Rafael Agravante. Akalaan mo si Rafael Agravante? Sumasayaw sa GMA. Alam mo, ana, isa siya sa sumasayaw sa Eat Bulaga. Napakarami na lang niyang mga artistang siya ang backup dancer. Kanya lang, sabi niya, "Pastor, napakasama ng buhay ng dancer. Okay? Napakalaswa ang buhay ko noon." Ngunit nung makilala ko ang Panginoon, katulad ni Pastor Jonaver, sabi ko sa kanya, "Hindi na ako sasayaw kung hindi para sa Panginoon." Amen! Praise God! Wow! Now, my friends, ano yung bagay na gagawin mo kahit na hindi ka babayaran? Ano yung bagay na nagbibigay sa iyo ng kagalahan? Yun ang gift mo. Amen? Kanya lang, may mga bagay na gustong-gusto mong gawin pero hindi mo pa rin gift. Hello? Gusto mo lang pero hindi mo gift. Meron pang pangalawang palatandaan, kinakailangan mayroong mag-affirm ng gift mo. Pag may nagsabi na sa iyo, alam mo, blessed na blessed ako pagka ginagawa mo ang ginagawa mo. Iyon ang iyong spiritual gift. Pagka may pumuna na, alam mo, ang galing-galing mo talaga na pag ginagawa mo yung ginagawa mo. Okay? Or sasabihin niya, alam mo, blessed na blessed ako pagka nagwawalis ka na ng church. Hindi ako nang pero there is such thing as the gift of service. Ay mga tao na, wala silang gustong gawin kundi makatulong.
Sila yung nagbo-volunteer na laging sumugod sa akin. Pastor, ano magagawa ko? What do you want me to do? Gusto ko mag-serve. Meron silang gift of service. Binanggit po yan dito. Meron mo lang iba, gusto mag-lead. Sabi dito, if it is giving, then give generously. Meron iba, pag nag-challenge ako, lalo na sa floor, marami pa sa inyo, hindi nakakapagbigay. Pero meron iba, pagka nag-challenge, sila yung pinakamalaking magbigay. Okay? Hindi dahil mas mayaman sila kaysa sa inyo, pare-pareho lang naman kayo ng sahod. Pero para sa kanya, gusto niya na na-i-express niya yung kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagbibigay. They give generously. Meron silang gift of giving. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. Meron namang iba, mercy ang kanilang gift. And pagka meron silang, napakadali nilang mabaghan. Pagka meron isang kapatid na nagdurusa, nasa hospital, or may sakit, sila yung unang dumadamay. Meron silang gift of mercy. And alam niyo, hindi lang ito ang gift. Meron pa tayo tinatawag na 9 spiritual gifts. The gift of prophecy, the gift of speaking in tongues, the gift of knowledge, the gift of wisdom, the gift of miracles, the gift of faith. And there will be a time we are going to talk about this. But you know what? Napakadali lang po malaman mo kung ano yung gift mo. Find your passion. Amen? Hallelujah. Meron po ako isang ipukwento. Noong 1658, meron isang Italian boy. Pangalan niya ay si Antonio. Gusto niyang kumanta ng opera. And so, katulad ni John Oliver, audition ng audition talaga hindi magkapahid eh. Okay? Audition siya ng audition. Ang remark ng kanyang mga friends, the friends nickname him is Squeaky Voice. Sabi niya isang kaibigan, ang iyong boses ay katulad ng isang cake na bakal na lumalamig. Hallelujah, squeaky voice. And so, sabi niya, okay, give up na siya sa singing. Violin naman, gusto niyang mag-play ng violin and hindi rin magkapaige. Isang araw, nakakita siya ng isang singer at the same time playing the violin and somebody dropped a gold coin. And noong unang panahon panggana, may nagbigay ng isang gold coin. That is already a fortune. Sabi niya, sino yung nagbiplay ng violin? Sabi niya, that was Niccolo Amati, the greatest violin maker in all of Italy. Yung pala, nagpapinapractice lang niya yung ginawa niyang violin sa harap ng bahay, mayroon nang nag-drop ng one gold coin para sa kanya. Sabi niya, itong si Antonio, one of his hobbies is carving wood. Sabi niya, kinabukasan, humarap siya doon sa pintuan ni Niccolo Amati, at nung nagbukas ng pintuan si Niccolo Amati, he begged him. Sabi niya, I cannot sing, I cannot play, but I can carve. Okay? Would you take me as your apprentice? Pumayag naman si Amati, and in the next 20 years, he learned how to make violins. 20 years later, Niccolo died and Antonio took over the business. Alam mo ba ang full name ni Antonio? Hindi po Banderas. Ang pangalan niya ay si Antonio Stradivari. Siya ang may gawa ng Stradivarius. 10 na lang daw ang naiiwan ngayon sa buong mundo. Ang presyo ng isang Stradivarius ay more than $1 million in auction. You will notice that you will find na the greatest violin maker of all time was Antonio Stradivari. Antonio couldn't sing, Antonio couldn't play, but he could carve. That was his gift. Amen. Nagpapasalamat, sabi po sa akin ni Pastor Romel, Pastor, meron ang nag-emerge na drummer ang Lifeway. Wow. Oh. Sabi ko, meron ba sa Saturday? Meron na. Sa Sunday, marami. Yeah.
para lang ma-engage kayo. Kaya lang, mga kapatid, walang biro. Pag natagpuan mo, in spite na naka-apat na buwan ka na sa drums, hindi pa rin magkapaligid. Hindi mo kiss. Mag-o-offer po kami ng keyboard. Enroll ka ulit. Baka sa keyboard ka. Hello? That is a price to pay to know your gift. Hello? And my friends, do not. Katulad nga ni Jonathan, it took him many years before he could sing very well. And you see how the Lord is using him. Sabi nga niya sa amin, alam mo, Pastor, kung sa world pa ako kumakanta, laos na ako, matagal na. Pero dahil kay Lord, amen. 50 na ako, kumakanta pa rin ako. Amen. Amen. Bakit? Kasi yun ang gift mo. Amen. Alam mo, mas tatagal ka ang gift mo pagka ginamit mo sa Panginoon. Kaya dapat early on, you need to understand. Alam mo, gagamitin ka ng Panginoon eh. Kung mahilig kang magsunod, nurture that gift. You have a gift, and that gift is wonderful because you have been given the righteousness of God. The last but not the least, malapit na po tayo magtanong. In loving, let no debt remain outstanding. Intindihin po natin ito. Minsan pagka-English, parang hindi lang yan. Totoo. Ano po ang ibig sabihin ng let no debt remain outstanding? Lahat daw ng utang dapat bayaran. Kapatid, makiligtad. Kayo na pabente-bente. Let no debt remain outstanding. Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba yun? Alam mo ang mga pangangutan eh. Alam mo ang mga mahilig magdilensya. Merong eksepsyon! Ang eksepsyon, sabi ng Panginoon, lagi may utang ka sa pag-ibig. The continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Tingnan nyo nga naman. Yung mga Hudyo, hindi nila masunod ang 650 commandments of God. But in the New Testament, Paul gives us the key. Sabi ni Paul, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Pag inibig mo, ang iyong, if you love others, you have fulfilled the law. Because whatever other command there may be, they are summed up in one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. I'll tell you one last story and then I'm done. There was a rat. Meron isang daga. Sumisilip siya sa butas ng wall. Hello, hindi pa natatapos. Habang sumisilip siya ng ganoon, nakikita niya kasi na nagpupukas ng mga pinamili yung farmer, kasi sabi niya kanyang sawa, sabi niya, sana may cheese. Kapalay mo, lumabas isang rat trap. Alam niyo yung rat trap? Yes. Trap ng dali. Okay? And so, sa takot niya, kumari pa siya ng takbo, pumunta siya sa farmyard. Sumisigaw siya, there's a rat trap in the house! The chicken clucked and scratched. Ang muna nakasalubong niya ay isang manok. Kumakahig at tumutupak. Excuse me, Mr. Rat. I can tell that this is really a danger and a great concern to you.
But it is of no consequence to me. I cannot be bothered by this. So, sana naloob ng rat. The rat turned to the pig and told him, there's a rat trap in the house! There's a rat trap in the house! Sabi ng pig, I'm so very sorry, Mr. Rat. But there is nothing I can do about that but pray. At least, parang ikaw. Pag-pray kita. Pag-pray kita. Pag-pray kita. Be assured that you are in my prayers. The rat was not satisfied. He turned to the There's a rat trap in the house! There's a rat trap in the house! And the cow said, A.D. Wow. Mr. Rat, sabi niya, there is a rat trap. I am in great danger, duh! So the rat returned to the house, head down, rejected to face the farmer's rat trap alone. That night, something happened. There was a sound heard in the hallway throughout the house, like the sound of a rat trap catching its prey. The farmer's wife rushed to see what was caught. In the darkness, she did not see that it was a venomous snake whose tail the rat trap had caught. So, ang tinamaan pala ng rat trap, nahuli ng rat trap, yung puntot ng ahas. Kinagat ngayon ng ahas yung asawa. And so the farmer rushed her to the hospital. She recovered, she returned to the home with a fever. Now everyone knows you treat a fever with a fresh chicken soup. Hello? Diba pag may nagkataan mo na yung iba, soup may yan, say chicken soup. And so the farmer went to the farmyard, cooked the chicken, the chicken, and had her for dinner. Now his wife's sickness continued. Tumagal, kasi napopoison yung kanyang buong mga kapitbahay, dumating na sa bahay, and nagtari sila doon. And so in order to feed the many who are coming, the farmer took... went to the farmyard again and killed the pig. Butchered the pig in order to feed those who are coming. Eventually, the farmer's wife died. The whole town went to the burial. You know, just like in the Philippines. Now, in order to feed the whole town, the farmer butchered the cow. Now here is the moral of the story. Next time you hear that someone is in the hospital or someone has a problem, think that it does not concern you. Remember, there is a rat trap in the house. The whole farmyard is at risk. Amen? Amen. You are laughing, but this is always happening. Yes. Minsan, pagka mayroong dumadaing na isa, layo na tayo kaagad. Ayoko ma-impol. Amen? Nakuutang na naman yan! But my friends, how do you practice righteousness really? I give you the simplest key. The key to practice righteousness is nothing but love. The Lord has given you the ability to love. The Lord has given you the ability na dumamay. It's time you don't even have to dig deep in your pocket. Sometimes you just have to cry with someone, alongside someone who is hurting. Yes. My friends, you always ask me, how do I be
paano ako gagamitin ng Panginoon? Ano na kapatid, hindi lang ginagamit ng Panginoon, ayun nagsasalita sa harap. Or kumakanta. Hindi lang yun ang ministry sa church. In fact, that is, sometimes it gets boring. Hallelujah. Merong isang church, merong isang pastor, sabi niya, mahal na araw, sabi niya, nagdeklara ang pastor ng 40 days of love. Each week, members of the congregation were encouraged to show their love and appreciation in different ways. First week, and I want us to do this week. Can I give you an assignment? Okay. I know that some of you are going to forget it when you get out. But I know also that some of you are going to remember. And I hope that at least 75% of you will remember. Sabi ng pastor, the first week, ganito ang gagawin natin. Let us send notes to people who have made a positive contribution to your life. Meron ba dito sa church na ito na nagkaroon ng positive contribution sa buhay? Amen! Pray na kay Lord, Lord, sino ba yung ginamit mo para magkaroon ako ng inspirasyon? And then, just buy a little card. O kung ayaw mong gumastos, di gumawa ka. Okay? Please don't send texts. Napaka-cheap ng tao na nag-text. Okay? I want you to do a little effort. Just write a note. You know what? It might be your friend. It might be somebody in the church na doesn't even have a connection with you. But somehow, siguro isang araw tumayo siya dito, nagbigay ng patotoo, nag-bless ka. Mention that. Alam mo, ginamit ka ng Panginoon nung araw na yun, down na down ako. Kung niya lang kung tumayo ka, nagpatotoo ka, sinabi mo ganito. I wanna thank you because you have made an impression in my life. Pagkatapos na sinabi ng pastor yun, mayroong isang macho guy, football player, in-approach yung pastor. Sabi niya sa pastor, Pastor, I love you and I love this church, but I am not going to participate in this 40-day love stuff. It's okay for some folks, but it's a little too sentimental for me. See? Sabi niya, I'm a tough guy. I don't try. A week went by, the next Sunday, inantayin na naman siya ng lalaking iyon. At this time, sabi niya, I want to apologize for what I said last Sunday about the 40 days of love. I realized on Wednesday, I was wrong. Sabi ng pastor, what happened on Wednesday? Sabi niya, Pastor, this Wednesday, I got one of those letters. The man said, and while he was saying it, he was crying, you know. The letter came as a total surprise. It was from a person the man never expected to hear from. It touched me so deeply, he now carries it around in his pocket all the time. Sabi niya, may sumulat sa akin, and so I was really touched. Nasa wallet ko na yung letter niya, dala-dala ko araw-araw. Because every time I read it, and he reads it every day, I get tears in my eyes. It was a transforming moment in that man's life. Suddenly, he realized he was loved by others in the church. This changed his entire outlook. Sabi niya, I was so moved by that letter, I sat down and wrote 10 letters myself. Hallelujah. Amen. My friends, what can you do? Marami sa inyo, nagsasabi, wala akong ministry eh. Alam mo kapatid, maraming ministry, ayaw mo lang. Hello? There are many ways you can express your righteousness. And I can go on and on and on and on. But this is where we are always missing the point. We must practice righteousness. Amen. In fact, sabi ng Panginoon, if your righteousness does not go beyond the righteousness of the Pharisees, your faith is nothing. Kung ang iyong katuwiran ay hindi lalampas sa katuwiran ng mga Pariseo, baliwala ang tinanggap mong righteousness sa amin. And so there are a few things in this one. Salvation is free. Amen? You receive it by faith.
But salvation is also expressed. The righteousness that God gives you must be expressed. It is our form of worship. Because God has given us a gift, you need to express it. And there is no other way to express it more excellently than the way of love. Pamaraan, pag-ibig. I want to hear testimonies next Sunday about your assignment. Shall we all rise, please? Lord, I come to you. Let my heart be changed. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Sapagkat sabi ng Panginoon, I am going to fill you, pupunuhin kita ng righteousness. Sana, kapatid, ay naibahagi ko sa iyo ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng sensation ngayon.
na nauuhaw ka, nagugutom ka. Sinasabi mo sa sarili mo, sa puso mo ngayon, Lord, kailangan ko ang righteousness mo. Lord, kailangan ko na magkaroon ako nito. At kung meron ka naman, ang desire ko rin, Lord, gusto ko na ma-practice ko itong righteousness na ito. Gusto ko na maibahagi ko itong righteousness na ito para sa iba. Lord, matagal na akong Kristiyano, pero hanggang ngayon wala pa rin akong bunga. Hanggang ngayon, Panginoon, ay nag-i-struggle pa rin ako sa mga bagay-bagay. Do you hunger and thirst for righteousness? Is this the cry of your heart? Kung ikaw ay narito sa kauna-unahang pagkakataon, alam mo kapatid, nais ko sabihin sa iyo, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ka narito dahil mahal ka ng Diyos. Walang ibang dahilan, mahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos na matanggap mo ang Kanyang righteousness. And so, huwag kang mahihiya. Ikaw na sa kauna-unahang pagkakataon, maring pangalawang beses mo nang dumalo dito, pangatlo, and you know in your heart, now is the day na kailangan mong magkaroon talaga ng ugnayan kay Jesus. Now is the day na kailangan mo talaga magkaroon ng relationship sa Kanya. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang mahihiya. Kaming lahat, katulad mo lang, makasalanan. Ngunit katulad mo ngayon, hallelujah, babaguhin ka ng Diyos. Ginagarantiyahan mo sa iyo, hindi mo pagsisisihan ang desisyon na gagawin mo. Tanggapin mo siya. Magtiwala ka sa Kanya. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, magtitiwala na po ako sa iyo, hindi sa aking kayaan. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo sa akin. Yun lang. Too good to be true, and yet it is good, and it is true. And so this morning, ulitin ko ulit, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya for the very first time. If you know in your heart, the Lord is calling you, and He is. Tinatawag ka ng Panginoon, sinasabi niya, na, huwag mo na akong iwasan pa. Ngayon na ang araw na ginawa ko para sa iyo. Tayo nga ay magkaroon ng ugnayan. Hindi mo pagsisisihan ang pagsama mo sa akin. This is the day your life is going to turn around. And so, lahat, ikaw, na alam mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon at sinasabi niya ang mga bagay na sinabi ko, would you just lift up your hands? Yun lang. Tataas mo lang ang kamay mo bilang pagkilala. Pagtaas mo ng kamay mo ay sinasabi mo, yes, Lord. Gusto ko pong magbago. Yes, Lord, gusto ko pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, Lord, gusto ko po na mapasama sa pamilya. Yes, thank you for that hand. Yes, thank you for that hand as well. Yes, thank you for that hand. Yes. Yes. Can you feel the presence of the Lord? The Lord is here. Andito siya. Hindi ako yun. Andito siya. He is here. And as you lift your hands, sumunod ka sa aking prayer. Mahina lang or gusto mong lakasan, it doesn't really matter. Huwag mong pansinin ang nasa katabi mo. Ikaw lang at si Jesus nasa harap mo siya ngayon. Mananalangin tayo sa Kanya. Ito po, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa mensahe na aming narinig. Lord, totoo nga, trying hard ako na maging mabait. Hindi naman ako bumabait. Trying hard ako, Lord, na lumakad ng maayos. Ngunit baluktot lagi ang aking desisyon, palpak lagi. Lord, sabi ko sa kanya, patawad po. Sana pakarami ng pagkakataon na ako ay lumayo sa iyo. Lord, sa araw na ito, narinig ko, mahal mo ako. Sa araw na ito, dama ko na mahal mo nga ako. Sabi ko sa kanya, Lord, tinatanggap ko ang pagmamahal na iyon sa aking buhay. Tinatanggap ko, Lord, ang offer mo sa akin.
Alam ko, Lord, ikaw lang ang makapagbabago ng malungkot kong buhay. Alam ko, Lord, ikaw lang makapagtutuwid ng aking liko-likong landas. Alam ko, Lord, ikaw lang ang makapag-aayos ng buhay ko na wasak. Ng aking pamilya, Panginoon. Lord, salamat po. Tinatanggap ko ang kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Tinatanggap ko, Lord, ikaw sa aking buhay. And then sabihin mo, Lord Jesus, simula ngayon, ikaw na ang Panginoon. Ikaw na ang aking master. Ikaw na ang aking employer. Ikaw na ang masusunod sa buhay kong ito. Wala na po, diba? Sa'yo, ako ay magpapasako. Sa'yo, ako ay sasampa. Sa'yo, ako ay susunod. Sa'yo, ako ay magsasampa. Panginoon, salamat po. Kapatid, ako na akong mananalangin. Panginoon, salamat po sa mga kamay na ito. Salamat sa mga buhay na ito. Lord, dalangin ko na ipadama mo ang kagahalakan ng bagong buhay. Lord, lahat ng mga panikala sa ngalan ni Jesus, ang panikala ng dating buhay ay winawasak namin sa ngalan ni Jesus. Pinuputol namin ang lahat ng ugnayan sa nakaraan. Dalangin ko, Panginoon, ang bagong buhay na ito ay magkaroon ng kagalakan simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. And Lord, salamat po sa katunayan ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa ginawa mo. In a moment's time, Panginoon, you have transferred people from darkness into light. Lord, in a moment's time, you have transferred people, oh God, and have changed their destiny. Lord, salamat po. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Awitin mo namin, minamahal, minamahal kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nabigay kahulugan. Sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Ay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Palakpakan po namin ang mga Lord. Thank you.